Sino ka? Teka, tulong ko yan ah! Sino ka? Ako si... Saka nasan ako? Narito ako sa bahay. Ano ginawa ko sa akin? Ano bang sinasa... Ano klaseng tao ka? Wala akong gina... Sabihin mo, kidnapper ka ba? Hindi ako... Sabihin mo sa akin, sino ka? Patapusin mo na muna ako po eh, di ba? Uy! Tumahimik ka! Huwag ka na magsalita! Diyos ko, anong nangyari? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko ngayon? Teka! Wala akong alam tungkol sa nangyayaring to! Ano nangyari sa akin? Paano nangyari sa akin to? Hindi, sa palagay ko nagkakamali ka. Huminahon ka, wala akong ginawa sa'yo. Maniwala ka. Huminahon ka, miss. Huh? Bakit? Huh? Hoy, miss! Ano bang nangyayari sa'yo? Teka, miss, ang... Teka, miss. Patawad ba? Hoy, miss! Miss, sandali lang! Huminga ako ka! Huminga ako ka! Ano ba yun? Ano ka! Teka! Ito yung card ko. Hindi na kailangan. Hayaan mo, wala kang pananagutan. Hindi, gusto ko lang mabawi yung mga damit ko. Hindi ko pag-iintirasan to, no? Pero just in case, pwede ko rin bang makuha ang number mo? Grabe. Judith. Eto na. Etong calling card ko. Hayaan mo ako magpaliwanag. Kaya pala, maaga ka umuwi kagabi. Kahit di pare, wala yung problema. Kaya lang, akala ko mataas ang standards mo. Gumagamit ka rin pala ng mga call girl. Sige, bye. Teka, ano bang... Hindi ko siya... Ako? Isang call girl? Papira, paano ako nagmukhang call girl? Sa panahon ngayon, ang seguridad ng member database ang pinakamalaki at pinakaimportanteng issue sa pagpapanatili ng market share ng isang kumpanya. Dahil doon, ang RioWeb Solution Corporation ay nag-develop ng pinakamahusay na security system na maaari nating gamitin. At para sa isang strategic partnership, pinagsama ang Cyber Protector 7.7 at Webby Corporation. Hi. Hello. Oh, Mr. Park. Okay yung proposal mo, ha? Utang na loob ko yun sa'yo. Sagot ko ng dinner mo. Nga pala. May mga bisita ka. Naghihintay sa rooftop. Sa rooftop? Oo.
Excuse me, ako bang hinahanap niyo, mga sir? Sira ulo! Bobot mo! Hinay-hinay lang mga tol. Bakit ba kasi? Teka muna! Sandali lang! Patawad na kung ano man na nagawa ko! Patawad? Ano ba ang hinihingi mo ng tawad? Ha? Ang totoo talaga niyan, hindi talaga ako sigurado. Ano sabi mo? Ulit mo ay sinabi mo, umas ka. Kuya, ipaubaya mo lang sa akin ang isang to. Okay, sige. Imawang umas ka. Preston Park. Dito na nga, sir. Sigurado ka? Kung ganon, lumpuhin nyo na yan! Teka muna! Sandali lang! Sandali! Bago nyo gawin ang gagawin nyo, pwede ko bang malaman kung anong atraso ko sa inyo? Sige, gusto mo talaga malaman. Oo. Kenneth! Pihira, bakla ka ba? Halos maihi ka na lang dahil sa takot, ha? Makinig kang mabuti, ha? Kung nakikita mo ito, ang taong ito si Junjun Jang. Siya ang tatay namin. Pagkatapos ito namang sumunod sa kanya, ako yan. Itong sumunod sa akin, yan si Gilbert Jang. Sumunod naman sa kanya, ang isa pa naming kapatid na si Kenneth Jang. At ito naman ang kaisa-isa naming prinsesa. Ang pinakamamahal naming prinsesa na naisip mong galawin kagabi. Ha? Pero mamaya na. Ganito ha, mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol doon. Ngayon, kapag pinagsama-sama mo ang mga taong nakikita mo rito, mabubuo ang tinatawag naming pamilya. Naiintindihan? Naiintindihan ko. Sa palagay ko, alam po na kung ano bang ibig niyo sabihin. Ang kaso lang, hindi ko... Teka! Ito! Pambihira ang taong ito. Napakahusay mo palang sumipsip. Huwag ka magalala, hindi ka namin papatayin eh. Ang mabuti pa, tumayo ka na dyan. Tayo! Sige, humitit ka. Sige, hitit! Pwede na yan. Kung ganon, ano pa binabalak mo yung T-Jinky? Bilang lalaki, kailangang responsable tayo sa lahat ng ikinikilos at ginagawa natin sa buhay. Ganon ang isang tunay na lalaki. Ano bang ibig niyong sabihin? Wala naman akong ginawang kahit na ano eh. Nakakalimutan mo naman na pagsipin ka sa kapatid kong babae? Kailangan mo panagutan yun kung ayaw mong masaktan! Nagsipin nga kami sa kama. Pero yun lang, natulog lang kami. Ba na to eh! Parang awa niyo na, patawarin niyo ako! Ayaw ha? Sige, ipapayo niyo pa ng konti! Tulungan niyo ako! Ayaw, gumamit! Sige, inaabi ko na! Anak ng pating, ano ba ito nakalagay dito? Sino ba yung sabing gumamit ka ng pagkalalim-lalim na salita dito sa memorandum? Patingin nga. O bakit? O kung maayos naman ito ah, ano ba problema niyong dalawa? Gilbert, di ba nag-aral ka sa loob ng kulungan? Para ito lang hindi mo maintindihan, babasahin ko ha? Makinig kayo. Base sa mga nag-arap ng ikadalawa ng Mayo, masasabing posible ang di umuloy pagtatangkang pakipagsipin kay Miss Jang. Pero dahil kulang sa ebidensya, alam nyo, ito ang problema sa karamihan ng mga edukado eh. Masyado komplikado ang utak. Ha? Hoy, Mr. Law School, hindi ka pinag-o-opera ng utak. Kaya gawin mo mas simple ito, ha? Ha? Ilagay mo dyan. Minsan mong ginalaw si Jinky isang gabing mainit. Kaya pananagutan mo siya! Ganun lang kasimple ang dapat mo ilagay. Ay, wala ka pa maisip na ibang salita na mas magandang pakinggan. Sabihin mo, tinikman mo siya. Pareho lang naman yun eh. Walang pinagkaiba. Ano ba ang mahirap sa pagsusulat ng isang memorandum? Gawin mo na simple, wala na palaboy-laboy pa. Ganito ang gawin mo.
Sa gabi ng May 2, ginawa ko kay Jinky ng 3 beses. Limang beses pala. Ganon kasimple. Huwag mo nang paguluhin pa. Bakit? Gusto mong bumalik sa rooftop? Sa... Ah, teka! Anong ibig mong sabihin? Ano ba? Hindi. Oo. Sa tingin ko, ganun nga. Ay, ikaw talaga! Bakit hindi mo sinabi sa akin yun? Sino yung lalaki? Tugit ba siya? Tugit nga. Seryoso ako, Charlene. Bakit? Delayed ka na ba? Kailan ba nangyari? Halika, lumapit ka. Ano? Kagabi na tapos feeling mo buntis ka na? Ano ka, rabbit? Sabihin mo nga, gangster ba yung mga kuya mo? Pasensya ka na. Yan lang masasabi mo? Ano bang karapatan nila para gawin nila sa akin yun? Alam mo, aabuti ng 4 na linggo bago gumaling to. Ganun lang? Siguro pagod sila kuya kanina. Anong sinabi mo? Eh kasi, kadalasan inaabot ng 12 weeks bago gumaling yun. 12 weeks? Kung ganun, sinasabi niyo si Jinkit ang lalaking yun? Nagkasama sa loob ng 10 buong magdamag? Oo, Papa. At saka, pasensya na sana kayo sa sasabihin ko ito, ha? Pero... Mukha wala talaga sila sinayang na sandali na buong magdamag na yun dahil sa... Totoo ba yan? Sino yung lalaking yun? Graduate siya ng Seoul University Law School. Kaya malamang, matalino talaga ang lalaking yun, Papa. Oo nga. Totoo? Seoul University? Sandali lang, hindi ba yun ang pinakamagandang eskwelahan sa buong bansa? Sa wakas, Papa, magkakaroon na rin tayo ng miyembro ng pamilya na maipagmamalaki natin. Magaling. Napakagandang balita niyan. Mapapaganda nga natin ang isang taong mauta. Lalo na sa panahon ngayon, mahirap na magkaroon ng matalino manuga na lalaki ngayon, hindi ba? Papa naman, lahat ng matatalino sa bansang ito, nasa eskwelahan yun. Kung ganun, siguraduhin nyo na hindi siya mapupunta sa iba. Kailangan natin siya para sa karangalan ng pamilya natin. Huwag kayong mag-alala, Papa. Sisiguraduhin kong magkakatuluyan sila ng yung pinakamamahal na anak. At yun na sinisigurado ko sa inyo. Kahit na ano, gagawin ko. Magaling! Kasal? Kalokohan yun. Magpapakasal na kayo agad ng dahilan sa isang one night stand. Ano bang sinasabi mo? Wala naman nangyari sa amin eh. Kasasabi mo lang kanina, hindi ba? Oo, nagsibing kami sa isang kama. Pero yun lang yun. Hindi ko ba naniniwala? Naniniwala. At kung sakali mong ginawa mo nga talagang bagay na yun, sa tingin ko mapapalagpas ko yun. Lutal, unang beses pa lang naman. Pero wala talaga nangyari. Ang totoo, hindi ako sigurado. Pero wala talaga ako maalala kung meron ba nangyari sa amin. Kalimutan mo na yun. Umalis ka na. Sige, alis na ako. Hello? Kapatid ko, kumusta na? Ha? Ay nako, nakalimutan mo na yung boses ko. Ako to, si dating dyan. Yung kapatid ni Jinky. Kumusta na? Anong ginagawa mo?
Gusto ka makita ng papa ko. Kaya sana, hindi ko rin gusto yun. Nako, naputol yata ang linya. Huwag kang mag-alala. Magandang bagay yung sinabi ko tungkol sa'yo. Kaya naman, gustong-gusto ka nang makita ni Papa. Kaya bilisan mo na, pumunta ka na roon. Kung gusto mo, ipapadala ko sa'yo yung mapa ng Yosu. O sige, tatawagan ulit kita, ha? Mag-ingat ka. Alam ko, binabaan mo ako. Kaya sana naman, huwag mo nang uulitin yon, ha? Nakikiusap ako. Alam mo, para na rin kapatid kita, eh. Nandito ka na pala. Anong sasabihin mo? Ba't nandito ka? Teka, buti pa lumabas muna tayo. Hindi tayo pwede. Sa... Nagtatrabaho ako. Kailangan kong bumalik agad. Ah, kung ganun, dito na lang tayo. Maupo ka. Alam mo, pinag-isipan ko talaga to. Naisip ko na... Siguro, mas maganda kung magpa-test tayo. Mabuti rin nakakasiguro dahil pareho naman tayong walang naaalala sa nangyari, di ba? Sandali. Magpapa-test tayo? Test para saan? Para sa hymen mo. Para masiguro natin kung... Ba't mo ginawa yun? Talaga bang? Ganun yung kahalaga sa'yo? Bakit para sa'yo ba hindi mahalaga yung bagay na yun? Di ba... Halos magpakamatay ka ng ano, sandaling magising ka dun sa loob ng kwarto ko? Alam mo, hindi yung tungkol sa virginity ko. Noong oras na yon, ang hindi ko talaga matanggap, yung katotohanan nagawa ko yung bagay na yon. Kasama isang tao na, hindi ko naman talaga kilala. Nagawa mo yung bagay na yon? Anong bagay ba yon? Jinky, alam mo, pinipilit ako ng mga kapatid mo na panagutan ka dahil may nangyari sa atin. Hayaan mo. Sisikapin kong kausapin ang papa ko. Alam mo, Jinky, kahit kausapin mo ang papa mo, hindi magiging solusyon yun. Ha? Sa tingin mo ba, tatanggapin ko na lang lahat dahil lang sa... Dumudugong ilong mo. Alis na ako. Hoy, teka lang sandali, Jinky! Jinky, sandali! Bang! Anong ginagawa mo rito? Isusoli ko tong damit mo. Pina-dry clean ko na yan. Salamat. Teka muna. Pwede bang mag-usap muna tayo? Maupo ka. Sige. Nakita ko, Scorpio ka pala. Kung ganun, may alam ka sa mga bituin? Oo. Meron kami mga bituin sa bahay. Ha? Huh? Hayaan mo na. Hindi kumpleto yung star. May isang nawawala. Ah, oo. Kinuha kasi ng girlfriend ko. Tungkol dun sa sinabi mo nung nakaraan? Oo. Nagkaroon ako ng oras para pag-isipan yon. Sige. Payag na akong gawin yon. Totoo ba yun? Jinky, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mo. Alis na ako, maiwan na kita. Diyan ka na. Alis ka na? Uminom ka na muna ng juice. One! Two! Three! Magandang umaga po. Four! Umaga po, boss. One!
Maganda umaga. Sige, tuloy na. Maganda na pala, kuya. Ah, dami. Hey, hindi kayo na sa akin. Maganda, boss. Ano ang secret text ni Master Albon? Albon Rock ang secret text. Tama. Ganun Albon Rock pala. Oo, tama. Yun pala ang Albon Rock. Tama. Huwag mo kalilimutan yun. Ah, ano nga uli yun? Ganito naman ang tamang diskarte dito. Tama ba yung mga? Tama po. Nakita mo na. Apo. Ang una at ang pinakamahalaga, pagdating sa personal na buhay, malinis at walang problema. At maganda ang koneksyon niya sa SNU Law School alumni. Wala siyang kapatid. Nag-iisa siyang anak at isang colonel sa army ang kanyang ama. Sa ngayon, nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya. Ang pinakamahalaga sa lahat, dahil sa sariling pagsisikap, kaya naabot ng batang yun ang kinalalagay niya. Totoo ba yun? Talaga pala napakahusay niya. Teka, ano ba yung web na yun na ginagawa niya ngayon? Ang tawag ko doon, web solution. Ang pagkakaalam ko kasi, ang trabaho niya, siya ang nagbibigay ng solusyon sa kahit na anong klaseng problema na may kinalaman sa internet. Siya pala nag-iisip ng solusyon sa problema. Ah, tama kayo, ganun nga yun. Asa ako nagagawa ka ng paraan para magkatuluyan ang dalawang bata. Gawin mo alang-alang sa pamilya. Kapag nagkatuluyan sila, masaya akong mamamatay dahil nakapag-asawa ng disenteng lalaki si Jig. Ah, naiintindihan ko. Ah, kung ganon, sisimulan ko na ang dapat kong gawin. Tama, sige. Tama yun. Ay, sandali. Ano ho yun? Hindi ka ba muna makikipaglaro sa akin? Ay, sige na nga. Malaki yan ho ba ang taya? Ayos lang yun. Ay, marami pa akong maasikasuhin eh. Hindi ako dapat naglalaro dito ngayon. Simulan na ho natin. Mauna na kayo. Ako na? Aba, bumibelo pa kayo, ha? Mukhang matatalo kayo! Bigyan mo ako ng beer. Oo. Ito na ho, sir. Maraming salamat. Sa tingin ko, mukhang paborito mo ang itlog. Hindi naman. Kaya kumakain ako ng itlog ngayon. Dahil nakasanayan ang kumain ito pag sumasakay ako ng turn. Kumain ko. Ayoko, hindi ako kumakain ng itlog. Sarap kaya ako nito. Ilan na ba nakain mo? Talaga bang nag-aral ka sa SNU Law School? Teka, ano bang kinalaman ng itlog si SNU Law School? Talaga naman masarap to eh. Sinakyan natin.
maganda kung dalhin natin doon sa Seoul, di ba? Tapos pumunta tayo sa Apgujeong. Magpaikot-ikot tayo doon. Ano bang sinasabi mo? Alam mo na, pwede tayo mandangin doon ng mga nagaganda ang kalapate. Eh, sakay natin dito tapos bahala ka na kung ano gusto mong gawin. Gilbert, tama bang ganyan ang pananalita? Tama bang pag-usapan ngayon ng ganyang bagay, ha? May ba nakikinig kaya konting Pino, ha? Ano na lang ang iisipin ni Bayo sa pamilya natin? Manahimik ka na lang muna. Lagi mo na lang ako nakikita. Bakit puro share mo na lang ang naririnig ko sa'yo? Oo nga naman, mas mahalaga pa sa'yo ngayon yung ibang tao kaysa sa mga kapatid mo. Gusto ko rin naman mag-aaral nun sa SNU, pero hindi ako matalino. Saka malayo sa bahay natin kaya hindi ko tinuloy yung bahala ko. Nakita mo ba, napapagalitan kami dahil hindi kami kasing talino mo. Mas matanda sa'yo si Presto ng 4 na taon. Sira ulo ka, hindi ko mo yung bunganga mo. Pasensya ka na. Intindihin mo na lang sana ang mga kapatid ko. Ako si Preston Park. Totoo ba ang mga nakalagay dito? Opo, Papa. Isa yung prueba na nagsasabing maayos ang lagay ng katawan ko. Ah, ganun ba? O siya, sige. Eh kung ganun, magsada tayo ngayon ng petsa. Petsa po para saan? Ano petsa para saan? Para sa kasal niyo. Opo. Sir, sa tingin ko, parang hindi tama yung... Anong sabi mo? Eh, meron na kayo rito ebidensya na nagpapatunay na birhen pa rin si Jinky. Bakit hindi ka pa rin makontento rito? Hindi po yun ang ibig kong sabihin, sir. Sa tingin ko po kasi, ang kasal, isang seryosong bagay yun at hindi yun dapat ratuhin ng basta-basta lang. Kailangan nyo pag-isipang mabuti. Tsaka, kailangan matibay ang pundasyon nun. At dapat may involved na pagmamahal sa dalawang... Anong sabi mo? Mali yun! Alam mo, tungkol sa tadhana ang pagpapakasal, yung katotohanan na lang na nagkasiping kayo ng anak ko, masasabi kong itinakda na yun ang tadhana. Naririnig mo ba sinasabi ko, ha? Ha? Ang kaso lang po, sir, hindi nyo pwedeng pakasalan ng kung sinong babaeng nakilala nyo. Ano sinabi ba? Bakit po ba? Sinasabi mo kung sino babae lang ang anak ko? Hindi yung sa ganun. Tumigil ka! Kung may mata ka, tignan mo ang anak ko! Kahit naduling ka pa, sasabihin mo na maganda siya! Matalino siya! Bukod doon, birhen pa siya! At mismo nga ang ospital ang nagpatuloy noon! Isang buong magdamag ka na kasama ng birhen kong anak pagkatapos! Yan pang mapapala ko sa'yo! Yan pang sasabihin mo sa harapan ko! Tinuturing mo pa ang sarili mo na lalaki! Kung gano'n anong klaseng lalaki! Sandali lang, Papa! Tama lang! Tama lang kayo! Tama lang kayo! Panibasa kasi! Wala kang kalam-alam. Hindi mo alam kung gano'ng kahirap magpalaki ng anak na babae na nag-iisa. Napakahirap nun at hindi mo alam yun. Sinikap ko sa palaki kahit wala sang ina. Ay, mahal ko. Bakit naman kasi iniwan mo ako na gano'ng kaga? Papa! Preston, ito, kumain ka na. Paano ba nangyari ito? Pag di tayo sumakay, patay tayo.
Kayo naman mag-relax ka lang. Huwag kumain ka na. Sige na, kumain ka na. Paano ko naman magagawang mag-relax? Nakakatuwa kayong tingnan. Bagay na bagay kayong dalawa. O, JK, hinay-hinay lang ang kaswitan. Maglaan ka pa ng kote, pagkasal na kayong dalawa. Ah, Preston, yan nga pala ang asawa ko si Madison. Nagmula siya sa bahay ng One Wall. Hindi ko nga alam kung nakarating ka na ba sa One Wall. Maliit na bahay lang yun eh. Tsaka mangilan-gilan lang ang nakatulog sa pumupunta roon. Iba klase ka rin talaga, Jinky. Hindi ko inaasahan mo, tinatago ka rin palang kulo. Hindi ko akala ay makikipagsipid kasi hindi mo ka nalang tao. Ah, hindi ko... Masarap ba? Ay! Walang nangyari sa kanilang dalawa. Natulog lang sila sa isang kama. At saka huwag kang makialam sa kanila. Hindi ako naniniwala dyan. Paano naman walang mangyayari sa dalawang taong parehong hubot-hubad sa buong magdamag? Kung ikaw nandun, anong gagawin mo? Aba, siyempre. Sigurado may mangyayari na. Oh, nakita mo na? Eh, Gilbert, ikaw? Ano akala mo sa akin, baliw? Paano mo naman mapipigilan yun? Bukod doon, hindi na ako abot sa kama kung ako yun, no? Eh, ikaw naman, Kenneth. Siyempre gagawin ko kung ano ang natural. Oh, nakita mo na? Kayo na mismo nagsabi, kaya naman nagsisinungaling ka talaga. Nagsisinungaling ka sa akin. Kaya nga sa tingin ko, ginawa talaga nila eh. Hindi, wala talaga nangyari. Di ba nakita nyo na yung note mula sa doktor? Ah, ang kapala. Ay, sus! Paano kung peke yun? Matanong ka ta, Preston. Mamamit ka ba ng protection nung ginawa nyo yun? Hoy, Madison, teka nga. Ano bang nakain mo ngayon? Bakit ganyan ka kumakatanong? Anong masama? Nagtatanong lang naman ako ah. Si Jinky kasi wala pa siya masyadong alam. Napaka-naive niyan. Ay nako, tama na nga itong daldalan na ito. Pagkatapos natin kumain, uminom tayo ng tayong mga lalaki lang. Okay? Magandang idea yan. Sandali nga muna, Dante! Bakit hindi mo nalang sabihin na nasa bahay na lang para maiba? Hindi pwede. Narito ang magiging bayaw namin. Hindi tamang hindi namin siya ilibre. Pupunta ka na naman doon sa bahay kung nasaan yung babae mo, no? Huwag kang mag-alala, hindi ko pupuntahan yung babae ko sa One Wall. Tsaka huwag kang pakialamera dyan. Oo, oh, yan! Nakita muna! Eh, di namin mo rin! Ay, naku, sana umutay ka na! Tama ba na sabihin mo yan sa sarili mong asawa? Mabaya, uminom ka muna. Uminom ka lang hanggang gusto mo. Huwag kang mahihiya, okay? Huwag mo kaming tratuhin iba, ha? Ay, bayaw! Samantalay mo niyang gabing to na wala si Jinky. Paligayaan mo na todo yung date mo yan, ha? Ang kaso lang, parang napaka-inosente nito eh. Siyempre naman! Graduate niya na Seoul University! Seoul University? Wow! Tamang-tama, gusto ko yung matatalino! Ako na nag-aaral pa ako. Ang pinakayoko sa lahat, yung mga nerd. Sa tingin ko, halos lahat ng mga nasa top 10 dati, minsan ang nakatikim sa akin. At alam mo kung bakit? Simple lang, dahil matalino sila. Huh? Ah, Preston, uminom tayo para sa'yo, ha? Kenneth, eto, mag-toss tayo. Uy, mamaya na yan! Hindi ka ba makapagpigil? Hoy, huwag niyong tularan yan, ha? Hindi marunong mag-control sa sarili. Eto, uminom tayo para kay Preston. Para kay Preston! Cheers. Bottoms up! Ah, Preston, gising ka na ba? Oo, gising na ako. Dinalan kita ng honey tea. Ah, ilalagay ko na lang dito sa may pinto. Ah, Jinky, pwede ba kitang makausap? Alam ko na ang sasabihin mo. Mag-usap tayo sa biyahe natin pa uwi. May naman siya para sa hangover. Tama pa, kaya uminom kayo. Eto nga pala, Preston. Alam kong hindi ito kalakihan. Pero gusto kong tanggapin mo ito, okay? Para sa'yo yan. Gamitin nyo yan kapag nagde-date na kayo ng anak ko. Kumain kayo na masarap at mag-enjoy kayo, ha? Pasensya na kayo. Pero hindi ko matatanggap ang binibigay nyo. Hindi ko na po yan kailangan. Ay, tanggapin mo na! Oo, na, Preston. Hindi mo dapat hanggang si Papa. Oo nga. Ayos lang yan. Kunin mo na. Arte mo naman, tanggapin mo na.
Siguraduhin niyo magsaset na kayo ng petsa, ha? At saka gusto kong mabasbasan muna kayo bago kayo tuluyang magpakasal, okay? Maliwanag? Nako! Excited ako para sa prinsesa natin, Dante. Biruin mo, sino naman ang mag-aakalang ikakasal na rin siya sa wakas? Ako rin po excited, Papa, eh. Hintayin mo muna ako rito sandali. Gusto ko lang kasing kamustahin yung kapatid ko sa frat noon. Sige, walang problema yon. Bilisan mo lang ha, baka maiwan tayo ng tren. Oo, hindi ako magtatagal. Tama lang na pumunta ka. Threat counseling kasi yung specialty ko. Ah, etong calling card ko. Teka, sino ba yung nananakot sa'yo? Teka muna, kilala niyo ba si John John Jang, attorney? Ha? Si John John Jang ka mo? Oo, attorney. Nagbibiro ka ba? Walang hindi nakakakilala kay Triple J. Ano? Triple J? Si Triple J, isa siyang alamat. Sabi nila, minsan niya na raw tinagaw ang buong grupo ng Dolce & Fabio na binubuo ng mahigit sa 10 katao. Sa katunayan, may mga nagsasabi mas marami pa yun doon. At tinanong niya nila na nag-iisa siya. Isa laban sa napakarami. Si John John John. JJJ. Triple J. Minsan na siya kinumpara ng mga tao kay Robin Hood. Siya ang tumuturing na bayan ng mga nahihirap na mga minister. Matapos ang enkwentrong yun, iniwan ang leader ng doon sa Langyoso. At simula nun, naging magkalabang mortal na ang dalawang pamilya. Sabihin na lang natin, oh, nagkaroon ng isang anak na babae si Triple J. Tapos, isang lalaki. Tapos, ginusto na Triple J na ipakasal yung lalaki sa anak niya. Ang kaso, tumanggi yung lalaki. Ayaw niyang pumayag. Attorney, sa tingin mo, anong mangyayari dun sa lalaki? Anong kahinat na niya? Sigurado akong mawawala yung lalaki at hindi na siya makikita uli. Alam mo kung bakit? Dahil nakalibing na siya. Papatensya ni Triple J. Teka, kung ganun, sa palagay niyo, ano kaya ang nararapat na gawin ng lalaki? Dalawang bagay lang. Magpakasal siya o magpakamatay na lang. Ha? Magpakamatay na lang? Ano sa tingin mo? Kaya mo bang gawin yan? Oo, sir. Kaya ko yun gawin. Ah, ito mo. Ang ganda niya, di ba? Huh? Hindi siya pangkaran yung mababae. Isa siyang designer. Kaya sigurado mahihirapan ka. Gerto na lang, ha? Pag nagawa mo yung pinapagawa namin sa'yo, pag-aaralan ko yung sinabi mong commercial na gusto mong gawin. Madali naman akong kausap, eh. Maniwala ka sa akin, marami na akong koneksyon. Kapag nagsabi ako sa kanila, sila na ang bahala sa lahat. Basta gawin mo muna ang trabaho mo, ha? Ha? Maraming salamat, sir. Alam mo, kung wala sana yung kinalaman sa pamilya namin, ako mismo pwede ko na yung gawin, eh. Hindi ako pwede makialam sa pagkakataon na to. Kaya ikaw na lang ang aasahan namin. Pagbuti ang trabaho mo. Ako nang bahala. Naglan siya ba kayo? Oh, ikaw pala. Ano ginagawa mo rito? Napadaan lang ako. Teka, sino ba itong bisita natin? Siya si Marlon. May gagawin siya. Magtatrabaho siya sa atin. Totoo ba yun? Mabuti naman. Ako pala si Madison. Natutuwa ako makilala ka. Nako, tignan mo to. Nakakita lang ng gwapo. Kinikilig na naman. Nako. Ipinapaalam ko lang sa'yo. Siya ang asawa ni Mr. Jang. Ganun ba? Ako si Marlon. Kinagagal ako kayong makilala. Pagbutihin mo ang trabaho mo, ha? Oo. Naalala ko na. Hindi ba ikaw yung baguhan ng model na si Marlon yun? Oo.
Sabi ko na nga ba, natutuwa ako, narito ako sa amin. Para doon tayo mag-usap. Ha? Sige. Hoy! Nahihiya ako sa ginagawa mo. Maupo ka ron. Dali! Bakit ba lagi mo ako inihiya sa harap ng ibang tao? Mabuti pa. Aalis kami. Meron pa kaming gagawin eh. Sige na. Gawin niyo na. Wow! Ang ganda niya maglakad. Yung model talaga. Pati yung katawan niya. Ang laki. Natutuwa ka ba kay Marlon? Bakit hindi ka makipag-date sa kanya? Ha? Subukan mong gumawa ng kalokohan. Talagang tatama ka sa akin. Kung umarte ka kanina, parang dalaga ka eh. Nakakita ka lang ng gwapo, nakalimutan mo nang may asawa ka na? Akala mo kasi ito magsalita? Akala mo ba hindi ko alam na iba't ibang babae ang kasama mo, ha? Ano sinasabi mo? Hindi ko na talaga gusto yung pinagsasasabi mo sa akin, ha? Huwag mo ako magbibitakan! Hindi ako pumunta rito para makita yung pagmumukha mo. Pumunta ako rito para pag-usapan ang tungkol sa anak natin. Nahihiya ako pumunta sa eskwelahan, kaya ikaw naman ang pumunta! Kailangan ba kayo? Magandang araw. Itatanong ko lang kung kayo si Mrs. Helen Won. Kasi ako ang tatay ni Kelvin. Ganun ba? Sige, tuloy kayo. Naku. Ang akala ko ba si Judith na ang babaeng pakakasalan mo? Ano nangyari? Mahabang kwento kasi po yun eh. Mas mabuti kung makikisa kayo na lang kayo. Anong klase yun? Nagmula sa pamilya ng mga gangster yung babae. Ma, makisakay na lang kayo sa akin. Kahit na ngayong araw lang na to. Kung hindi, patay tayong tatlo. Aba? Teka nga muna, bakit ba masyado ka natatakot? Oo, isa nga ako retiradong colonel. Pero kung kinakailangan, kaya ko pa rin silang labanan. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Akong kakausap sa mga yon. Ang tapang nyo naman. Papa, hindi ganun kadaling kalabanin yun. Hindi ka naniniwala na kaya ko sila? Ay, pambira. Oh, Papa, ayun na. Ayun na sila. Parating na sila. Ayun na. Magandang araw sa inyo, sir. Magandang araw, mga balay. Ano? Maupo kayo. Oo. Aray, nako! Eto, sige, uminom tayo, balay. Para sa karangalan ng pamilya natin. Suot mo, kapag kasi bahala ba? Alam ko nagulat kayo sa pangyayari. Pero sana naman maintindihan nyo na ako yung tipo na tao na gusto kong mabilis maayos sa lahat ng bagay. At dahil nandito na tayo, bakit hindi pa natin iset ang araw ng kasal? Ay, pero sir, pagdating sa kasal, sa tingin ko lang,
Hindi natin yung kailangan madaliin. Kailangan pag-isipan pa natin yung mas mabuti. Sa tingin ko hindi na ako kailangan. Pasensya yun. Na, pero hindi pa nagtatagal mula nang malaman namin ang tungkol sa bagay na yon. Kaya sana bigyan nyo kami ng konting panahon para makapag-isip-isip. Magdapat kayo sa akin. Hindi nyo ba gusto maging manugang ang anak ko kaya kayo tumatanggi? Hindi naman sa ganun. Pa, kadala. Tignan ko chill dito! Wala naman mas matalim! Late-late naman niya walang kwenta. Ayan. Hindi mas nakakahiwa na ng karne. Ang talim pala ng kutsilyong ito, no, Dante? Siyempre naman, Papa. Wala eh. Ayos ka lang dyan. Bakit hindi mo ito sa mga? Papa! Papa lang kayo. Okay lang mo si Mr. Pai. Sige. Ah, anak. Kahit medyo may kagaspangan ng pamilya na yun, mukhang mabait na bata naman si Jinky eh. Di ba, Jaime? Oo. Presto, nanak. Sa tingin ko, kailangan mo pa itong pag-isipan na mabuti. Hindi, Papa. Hindi ako magpapakasal sa ganung pamilya. Pero oras na tumutol ka, siguradong masasaktan tayong lahat. Sa takot ko kanina, halos hindi ko na nalalasahan yung pagkain ko. Pero ma, hindi ko siya pwedeng pakasalan. Ah, basta hindi ko pakakasalan yun. Ah, Presto. Pag-isipan mo pa ang tungkol doon. Sa palagay ko, hindi lang naman puro negatibong idudulot nun eh. Kasi, sa ibang banda, magdudulot yun ang kayamanan para sa atin. Teka, Papa. Ano na nangyari sa sinabi niyo kaninang kayo na ang bahala? Good afternoon. Kumagawa ka ng problema ng dahilan sa isang one-night stand? Ha? Alam ko na. Gangster ang pamilya mo. Kaya naman pala, halatang halata. Pero sa tingin ko, sobra na to eh. Alam mo, sa tingin ko, hindi mo alam ang sinasabi mo. Matanong nga kita, bakit tatat na atat ang pamilya mo ikasal kay Preston? Sa totoo lang, 6 na taon na ang relasyon naming dalawa. Alam mo kung gano'n na karaming pinagdaanan namin? Eh ikaw, gano'ng katagal mo na siyang kilala? Magdadalawang linggo na ngayon. At siguro, oo nga, may kung ilang beses na rin kayong nagsiping. Malanti ka rin. Kung ang pagmamahalan, nasusukat lang sa kung ilang beses kayong nagsiping, bakit meron pa rin mga mag-asawang nagdi-divorce? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, asahan mong wala yung epekto sa akin. Tama na! Tama nga ang sinabi mo! Pamilya kami ng goons! Bakit meron ka barang problema? Itiko mo na lang ang bibig mo! Kung ayaw mong pulitin ko yan! Si Preston, hindi siya yung tipong basta na lang makikisiping sa kahit sino. At sa hindi niya kilala. Paano mo naman nasabi yan? Sino ka ba sa buhay niya, ha? Gusto mo na ba talagang ipurul ka mamaya, babae ka, ha? Ay, no. Kailangan kong uminahon. Kailangan kong uminahon. Makinig ka sa akin. Alam mo, sa totoo lang, wala akong kahit nakatiting na pakialam sa boyfriend mo, okay? Pero dahil sa napakasama ng ugali mo, mabuti pa nga agawin ko na lang siya.
nang sa ganun kahit ang kailan. Hindi ko na uli makita pa yung pagmumukha mo. Dahil baka kung anong magawa ko. Okay lang ba sa'yo lahat ng to? Ha? Hindi mo ba kayang ipaglaban ang sarili mo? Pwedeng tama na yung pagpapanggap mo. Huwag ka nang umarte na ganyan kakabait. May demokrasya sa mundong to. Hindi lahat ng bagay na dadala sa puwersa. Kung hindi ka matalino, dapat matino ka man lang. Ha? Sa susunod na gumamit ulit sila ng puwersa, hindi na ako magdadalawang isip na ilapit ang bagay na to sa pulis. At mo ako sinampal! Oo! Tama ang lahat ng sinasabi nyo. Inaamin kong binubuo lang ng mga goon o gangster ang buong pamilya ko. Pero ganun pa man, pamilya ko pa rin sila. Pinalaki at inalagaan nila ako ng buong pagmamahal. Oo, mga gangster nga sila. Marahas silang tao. Pero sila pa rin ang amo ko at mga kapatid. Kahit duru-duruin sila ng mga tao, hindi ko pa rin sila ipagpapalit at pamilya ko sila at hindi yung magbabago. Kaya anong karapatan niyo magsalita ng masama laban sa kanila? Bakit naman umiiyak ka? Wala naman ako. Huwag ka nang umiiyak. Lagi mo nalang minamalit ang pamilya ko. Naman. Palagi na lang. Ay, kung pira. Ay, hindi ko naman kasi gusto. Grabe, nakakatouch naman masyado eksenang yan. Parang lintik na pelikula. Napakaganda na lang tingnan dalawa. Habang tumatagal, lalo silang bumabagay sa isa't isa. Judith! Oh, kayo pala, ma'am. Bakit napadaan kayo rito? Nga pala, Judith. Ito si Marlon Yu. You know him, right? Oo, nakita ko na siya sa mga magazine. Pero ngayon ko lang nakilala in person. Pleased to meet you. I'm Judith Lee. Pleased to meet you too. Alam mo ba? Nag-aral sa France si Judith. Kaya magaling wow, yan. Talaga? Excited na ako makatrabaho ka. Ako, hindi no. Kung may dapat ma-excite dito, ako yun. Kung tutusin, dapat ka magpasalamat pa ako sa'yo eh. Wala mo buti pa. Magsimula na tayo. Kuya, papunta sila doon sa bahay ng babae. Wala ang parents ko, nasa abroad sila. Nag-aaral sa UK ang kapatid ko, kaya nagbakasyon sila ron. Ganun ba? Maganda ang bahay niyo, ha? Matanong kita, Marlon. Ano ba talaga ang intensyon mo? Ano bang ibig mo sabihin? Nakakapanghinala dahil masyado ka mabait. Masyado ka mabait, pero wala namang dahilan para maging mabait ka sa akin. Kaya alam ko meron kang ibang intensyon. Ano bang pinagsasasabi mo, ah? Gusto lang kita makilala na mabuti. Gusto ko malaman yung mga bagay tungkol sa'yo na talagang magiging interesante para sa akin. Talaga? Kung ganun, okay, sige. Buti pa, mas kilalanin natin ang isa't isa. Ay, alam mo, kailangan ko talagang bagay na ito ngayon eh. Stress reliever. Magsha-shower lang ako. Hmm.
Sir, ito na yung bill nyo. Sir, pakicheck na tong bill. Sandali, pakitingnan mo muna. Ito yung bill nyo. Ano yan? Yan yung bill nyo. Ah. Magkano ba to lahat? Ano ba to? 440,000? Ano to? Imposible. Hoy, tingnan mo nga to. Hoy, Bising! Tingnan mo to! Hindi naman ito ang laki na sinisingal sa atin. Nakapin lahat na itong waiter na ito. 440? Laki ah! Ikaw, hindi ko babayaran yan. Bakit umabot ng ganyang kalaki? Hindi mo ko pwedeng lukuhin. Baka may manager, binasa mo! Luloko, boss, ano problema? Ano ba yan? Siya ba ang manager? Ako nga! Ano ba problema? Uminom kayo. Kaya natural lang naman na bayaran ninyo yung ininom ninyo. Eh gano'n, ganito kasi yun. Ang laki kasi yung sinisingil sa amin, samantalang tatlo lang naman kaming uminom dito. Ang bihira kayo. Tignan nyo nga kung gaano karaming alak ang nainom ninyong tatlo. Oo nga. Teka, bakit ang daming bote dito? Sino ba uminom niya? Sandali nga, pinamalit yata ako ng mga to eh. Paraanin mo, kung naman ang bahala, sabi ka nga! Bahala ka na kayo ngayon. Hindi mo ba alam kung sino gusto nyong lukohin, ha? Teka, sandali! Hoy, kunin mo yung mga pitaka niyan. Tignan natin kung big shot ang mokong ngayon. Masyadong mayabang eh. Tignan ko nga kung pinagmamalaki niyan. May laman ba? Ha? Anako, pasensya na kayo sa ginawa namin ah. Humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na, pasensya na. Grabe! Ang sakit yung pagkakasipa mo sa akin ha? Kinakailangan niyo pa rin magbayad. Kunin niyo pitaka na tatlong yan. Tignan mo nga kung pagdusok. Ang bibisa. Uy, ano ba? Wala naman pera to eh. O yan. Pwede na tong card. I-check nyo nga yung dalawang yan. Sandali muna. Huwag na yung credit card ang gamitin ninyo. Tatawagan ko na lang muna yung mga kakilala ko. Sige. Preston, yun ba yung tatawagan mo? Oo nga. Darating na yun. Sino kayo? Bayaw, nasan ka na ba? Narito ako! Nandiyan ka lang pala. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Papunta ron. Pero dapat, nakaluhod ka. Gawin mo na! Gawin! Huwag ka na magmadiga. Sumunod ka na lang kasi! Huwag mo nang uulitin yun, ah. Masalamat kayo, yan lang ang ginawa sa inyo. Yan na napalaan nyo, manloloko kasi kayo, eh. Preston, tayo na. Anong problema? Kung nabugbog man kayo, kasalanan nyo yun. Huh? Ano? Huh? Mukhang pasaway ka talaga, eh. Magpapakabalis na kayo, ah. Tara na! Bilis! Takbo na! Hay. Boss, ganito kasi nangyari kanina eh. Tinatanong ko sa'yo, kung sino sila? Upa nakatapos ang punat ako, nag-tripon kayo yung mga lalaki pupunta rito kanina. Oh, sige na! Ano bang ginagawa mo? Sabi mo sa akin kung ano nabasa mo ang teritoryo mo? Wala ka, Silvi! Mas mababasa ka nilang ulan! Ah, ginawa yan! Hindi ko kailangan ng payong! Hindi ko makapanit pa sa ginawa ng Triple J! Ah! Chris, abulin mo siya!
Asa ka ba? Ako to! Bakit kasi hindi mo sinasagot ang telepono mo? Meron kasi masamang nangyari! Si Jinky! May kumidnap sa kanya! Tawagan mo ako agad, ha? Kapag natanggap mo ang mensahe na ito, ha? Ay, yan, ayos na. Nadilit? Ano nangyari? Bakit naman nabura? Dapat yung star button ang pinindot mo! Yun naman ang pinindot ko, eh. Ano ka ba? Kuya, tanda mo kasi para sa TNT Wireless, dapat yung parang tiktakto ang pipindutin mo! Bakit naman kasi komplikado ang lahat, eh? Sandali lang. Teka, sandali! Ginagawa niyo! Hoy! Hoy! Saan niyo ako dadalhin? May pipirmahan ako, ikupahan niyo muna ako! Saan niyo ba ako dadalhin? Sige, ha? Salamat! Reston, makinig ka, ha? Ikaw na ang bahala kay Jinky. Ilayo mo siya. Kami na ang bahala dito. Magpapayad sila sa pagdukot sa kapatid ko. Kailangan mailigtas mo si Jinky. Maliwanag ba? Oo, sige. Ang tapang niyo. Ang lakas ng loob niyong pumasok sa teritoryo ko, ha? Tumigil ka! Mag-aharap tayo ngayon! Lumabit ka! Simulan na natin! Ang galing nung ginawa niyo pag-kidnap sa kapatid namin babae, ha? Dadala, masakit yan. Aray ko. Oh. Ah, alam mo si Preston, nakakagulat ang ginawa niya kanina. Kakaiba talaga ang loko yun. Mas lalo pa niya akong pinapahanga. Ikaw nga, mabuong akala ko. Matalino lang siya at edukadong tao. Pero kanina, pinakita niya sa amin ang katapangan niya nung nililigtas ka na niya. Dapat lang naman hindi ba? Dahil magiging membro na siya ng pamilya natin. Ah, Jinky. Siya nga pala. Pwede mo kaming kausapin. Pwede mo sabihin sa amin kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Si Preston, nahuhulog na kaya ang loob niya sa'yo? Ay, paano ko naman malalaman yun? Ang pakikipagrelasyon kasi, dumarating na lang yun at hindi pinipilit. At saka isa po, meron namang girlfriend si Preston eh. Huwag mong alalaanin yun, hindi naman yung problema. Tama ka. Naniniwala ako hindi dapat ipinipilit ang isang relasyon. Ang totoo niyan eh, ayaw na rin namin makialam. Hindi na rin namin ipipilit ang kahit na anong bagay sa inyong dalawa. Alam niyo, naiintindihan ko naman kung bakit niyo ginagawa yun ni Papa. Ang gusto ko lang naman, yung katulad niyo, isang lalaking mabait at mapagmahal na tulad niyong tatlo. Ayoko nang mahilig makipag-away.
Magsitulog na nga tayo. May trabaho pa tayo bukas. Bye. Wala talaga ako sa mood uminom ngayon eh. Meron pa kasi akong mahalagang meeting bukas na umaga. Ikaw naman! Isa o dalawang boteng beer lang naman ang iinumin natin eh. Maganda naman ang lugar na to, di ba? Sa tingin ko, abuti tayo dito na madaling araw. Yung meeting mo, kaya mo na yun. Ayun na. Ayun na. Ay. Sige na. Sige, kilala mo ba ang babae yun? Huh? Hindi. Hindi ko kilala yun. Teka lang, Mr. Park. May babaeng nag-iwan ito dito. Para sa inyo raw to. Grabe, mahal, no? Hindi ko alam na ganun kamahal ang mga tindang aso dyan. Sa ngayon, mga mayayaman na lang ang nakakabili ng aso. Alam mo, hindi ako nag-aalam sal noon. Pero ngayon, hindi na ako umaalis ng bahay nang hindi nag-aalam sal. Ah, maraming salamat nga pala. Nga pala, nag-aaral ka ba magluto? Kailangan nag-enroll. Paano mo nalaman yun? Dalawang araw pa lang ako pumasok eh. Tama ako. Sa lasa pa lang, alam ko eh. Oo, totoo yun. Sa lasa mo malalaman kung sino nagluto. Paano mo natikman? Aaw. Gusto mong makarinig ng masayang kwento? Si Preston kasi naghihilig siya. Ang lakas maghilig. Naghihilig? Bukod doon, nagkikis-kisan yung mga ngipin pag natutulog. Ang cute! Nakakatuwa! Nakwento ba nila? Nalasing ako nung kasama ko mga kapatid mo. mauna ka na. Pasok ka na. Alam mo, napapansin ko rin na malakas uminom ng tubig si Preston. Hindi naman. Maalat lang ang pagkain, kaya napapalakas ang yun. Napapansin ko yun. Madalas kasi ako makakita ng ihi sa sahig, kaya lagi nga ako nagpupunas ng sahig ngayon. Ha? Huh? Ano yun? Pasensya na ho sa abala.
Kailangan muna i-repair ang elevator. Maghagdan na lang po muna kayo. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Nasa tabi mo lang ako. Sigurado ako may emergency button dito sa loob. Teka, kakapain ko. Ano ba? Alisin mo yung kamay mo! Ah, naku, pasensya na. Akala ko kasi button yun ang kapako eh. Nakahamak pa rin yung kamay mo! Nasaan ba yun? Ah, siguro ito na nga yun. Naku, ano ba yung hinahawakan mo? Ay, pasensya ka na. Ang akala ko kasi nakita ko na eh. Hindi pa pala. Hey! Preston, bakit? Alisin mo nga yun sa mukha mo! Ay, ginulat mo naman ako eh! Ano ba yan? Bakit walang signal? Ay, naku. Sa Apple Juice ito. Narating ko na yung lugar. Over. Okay, si Viagra to. Gawin mo na kagad. Over. Bakit naman ang bilis magawa ng elevator? Excuse me. Preston! 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 Isang Virgo na may pangalang Spike ang star na nakita mo. Sa tingin ko parang hindi naman mukhang virgin yun. Paganahin mo ang imagination mo. Anong nakikita mo? Oo nga. Nakikita ko na ngayon. Pagtanggi sa kompromiso na dulot ng realidad ang dahilan, kaya maganda sa paningin yun. Salamat sa'yo sa pagbibigay mo ng magandang halimbawa sa pagkatao ko. Alam mo, hindi pa ako tapos eh. Habang paakyat para lumikha ng star, umiiyak yung virgin. Alam mo kung ano ang nabuo dahil sa pangyayaring yan? Hindi ko alam. Ang Milky Way. Alam mo, tumutugtog ng harp si Orpheus sa harapan ni Hades para buhayin ito ang asawa niya. Natouch si Hades sa ginawa niya, kaya binuhay ni Hades ang asawa niya. Huwag raw siyang lilingon hanggat nasa impyerno pa ang asawa niya. Ang kaso, lumingon siya. Oh? Paano mo nalaman yun? Madalas kasing mangyari yun. Ganun ang karaniwang nangyayari. Kung ano yung bawal, yun ang ginagawa. Oo nga pala. Mahilig ka sa astrology, tama ba? Oo. Sa labas ng Harp Constellation, ang Vega ang siyang pinaka-nangingibabaw sa lahat. Parang ikaw yun, Jinky.
kung may ginagawa ako eh. Ay, pumunta ako rito kasi namimiss kita. Kelvin, ilang taon na ba ang teacher mo? Ewan ko, hindi ko alam. Pambihira to. Hindi mo ba alam ang edad ng teacher mo? Ah, maalala ko. Meron na ba siyang asawa? Ang alam ko, dalaga pa siya. Sigurado ka? Oo, yun ang pagkakaalam ko. Ganun ba? Nga pala, kumusta naman? Okay ka lang ba sa eskwelahan? Hindi eh. Yung kaklase ko na ang pangalan, Carlo Kim. Oo. Alam nyo, palagi na sinusulatan na kung ano-ano ang damit ko. Agaya ngayon, tingnan nyo yan. Pambihira. No, kung bata yun ah, bakit pumayag kang gawin niya to sa'yo? Ha? Huwag kang papayag anak ha. Turuan mo siya ng leksyon para madala. Paano kung masaktan siya? Kapag ginawa ko yun sa kanya. Alam mo kasi, hindi naman tama na guluhin ng isang nananahimik na tao. Kaya kapag ginulo ka ng isang tao, hindi mo nakasalanan kaya lumaban ka sa kanya. Totoo ba yun? Oo naman. At saka, lalaki ka. Huwag mo hayaang may manakit sa'yo. Kailangan siguraduhin mo na hindi ka naaagrabyado ng ibang tao. Naiintindihan mo? Ay, nako. Anong problema mo? Ay, ayoko na! Nakakasawa na talaga! Ano ba problema? Ay, si Kelvin kasi nanakit na naman ang kaklase niya! Sinong kaklase? Si Carlo Kim? Paano mo nalaman siya? Kung titignan mo yung diary ni Kelvin, nakalagay doon na salbahe ang batang yun kaya gusto niyang bugbugin. Gusto mong bumunta na eskwelaan? Oo. Ang kaso, hindi lang ako pwede pumunta rin ngayon eh. Oo, sige. Ayos lang ako. Ako na lang ang pupunta. Lalaki ako. Kaya ako lang ang makakalutas ng problema. Okay ka na ba? Oo, yung buhok mo ipaayos muli. Ay, salbahe bata yun ah. Salbahe talaga. Titigil na ang pananakit. Titigil na ang pananakit ng mga mag-aaral. Oh, ito, basahin nyo ninyo. Ay, hindi ba kayo pa kasi ginagawa natin? Ah, hindi naman. Pigilan natin ang pagiging violento ng mga mag-aaral. Ah, tama yun. Oo, lumalalara kasi yung mga nangyayari. Yung klase ng anak ko na nakaupo sa unahan, tulusok pa naman na lapis ang mukha ang anak ko. Ay, grabe ang nangyari. Muntik na mabulig ang anak ko, ha? Sobra naman. Ganun pala nangyari sa anak mo? Hindi lang yun ang nangyari. Ah. Sandali lang, ha? Sasagutin ko muna ito. Ako ito. O bakit? Ano? Sino? Si Cesar na naman? Talaga? Si Raul yun, ha? O ano pang ginagawa ninyo? Patayin nyo na siya! Hindi na dapat nabubuhay ang ganung tao! Sige na! Tumawag yung tauhan ko. Ah, Miss Won. So, tingin ko mukha napapagod na kayo, ah. Ah, nga pala. Ayos lang ba kung alas 8 na rin? Sige. Alas 8 na lang. Ah, sige. Itigil na pananakit! Nagustuhan mo ba yung damit? Oo. Sana sa tuwing isusot mo yung damit na ibinigay ko sa'yo, ang gusto ko ako ang iisipin mo, ha? Oh, sandali. Kasi hindi to dapat mangyari. Huwag natin gawin to. Ay, ano ba yung sinasabi mo? Wala pa naman tayong ginagawa, pambihira to. Alam ko, kung sa bagay, sana hindi na maulit to. Eh, gusto ko lang malaman. Sabihin mo, hindi mo ba ako mahal, Miss Won? Oo, ano? Sagutin mo ako. Tumingin ka sa mata ko at sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Hindi mo ba ako mahal, Miss Won? Hay, pambihira naman ang taong ito. Ang totoo niyan, hindi ko nasabing may asawa na ako. Kasal na ako. Ano ba naman yung pinagsasasabi mo? Tsaka, bakit hindi mo sinabi kagad?
ano kasi, alam mo, wala naman akong balak na nailihim sa'yo ang tungkol sa bagay na yun. Pasensya na. Miss Juan, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Sigurado ako na single ka pa. Wala kang asawa. Nagkakamali ka. Hindi ako single. May asawa na ako. So, totoo ang sinasabi mo? Na meron ka ng asawa? Oo. Hindi ka nagbibiro? Hindi. Aray! Ano ba naman yan? Bakit ito nangyari? Ang mabuti pa, ikuha mo ako ng kape. Sige na! Ang sabi ko sa'yo, ikuha mo ako ng kape! Sige! Sandali! Ikuha kita ng kape! Ay, para akong tanga, nakakahiya. Ang ganda ng gabi, dapat kasama mo ang taong mahal mo. Maliwanag ang mga bituin sa kanilang. Alam ko, dalago ka siya. Sigurado ka? Oo, yun ang pagkakaalam ko. Tandaan mo. Yung pagbibigay ng maling impormasyon, hindi yun pinapayagan sa pamilya natin. Palandi ka pala! Isa ka pala mo, teacher! Napakalampagan ka sa lalaki ng asawa! Palandi ka, babae ka! Teka lang! Teka! Ano bang ginagawa mo? Paniwala ka, wala akong ginagawa mo sa mga para gawin mo ito sa akin! Ah! Ang mong tanda! Dapat na naturuan ka ng leksyon! Mahalin mo at mamahalin ka rin niya. Mahalin mo at mamahalin ka rin niya. Ayasong! Namamahal! Ha? Namamahal! Miss Juan! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ha? Halika, halika! Sumakay ka! Dali! Sakay na! Sakay! Sino gumawa nito sa'yo? Ha? Hoy! Lumabas ka dyan! Sino gumawa nung Miss Juan? Ang sasakay na yun! Ay, mga disin yun ah! Manda kayong dalawa sa akin! Ah, Miss Juan! Pupuntahan na lang kita, ha? Kailangan ko na umalis, eh. Sir? May delivery para sa'yo. Sige, ipatong mo dyan. Suot ng ganyan ah. Yung panty? Oo. Nagbago ng tig si Teo eh. Naku, nakakapanibago ah. Alam mo ba? Nasinabi ko kagabi kay Teo na mahal ko siya. Basta sinabi ko na sa kanya yun. Kaya lang, nung sinabi ko yun, bigla na lang ako na in love kay Teo. Ikaw? Ay, imposible. Jinky, totoo yun, maniwala ka. Bigla na lang kasing nangyari. Mararamdaman mo kung sana lang yung darating. Nagulat nga rin ako eh. Magkita na lang tayo mamaya. Dito ako pumupunta pag nalulungkot ako. Kahit pa paano, nalilibang ako. Marami kasi at iba't ibang tao ang pumupunta dito. May tumutugtog at kumakanta.
Kaya naman sumisigla ako kapag pumupunta ako rito. Alam mo kasi, ang totoo niyan, ayoko sa ganitong masyadong maraming tao. Mas komportable kasi ako kapag ako lang mag-isa, yung walang ibang tao. Wala naman ako nakikitang mali sa'yo. Maliban na lang siguro sa isang bagay. Sa tingin ko medyo may pagka-conservative ka kasi. Buksan mo ng konti ang isip mo sa pakikiharap sa mas maraming tao. Alam mo naman siguro na talagang ganito na ako. Susubukan ko pero matatagalan yun. Narito pala kayo, sir. Ah, oo. Baka gusto niyo kumanta. Hindi na. Alam mo naman na hindi ako magaling kumanta eh. Huwag na, hindi mo ako mapapakanta. Sayang naman. Anniversary namin, 5 taon na. 2 tiket papuntang Saipan na mapapanalunan. Oh, totoo ba yun? Oo. Teka, bababa ka? Oo, pupunta ako sa CR kaya bababa ako. Pakiramdam ko. Ano ba? Umayos ka nga. Dito ka. Ikaw talaga. Alam mo, wala kang kasama, ang dami mo pa rin uminom. Preston, magsimula tayo uli, ha? Kasi, miss na kita. Preston! Marami ka nang nainom. Kukuha ko ng tubig na may honey. Hello? Preston, si Jinky to? Sino ka ba, ha? Bakit magabing-gabi na tumatawag ka pa sa boyfriend ko? Alis-alis niya lang dito.
Jiggy! Si Preston to, buksan mo ang pinto! Preston, sa Jinky to, una sa lahat, gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Alam ko, masyado ka nang ginugulo ng pamilya ko, hindi ba? Nagpapasalamat ako dahil nakisakay ka sa mga pinagagagawa ko. Humihingi rin ako ng paumanhin. Sana naman, huwag kang mag-isip ng hindi maganda sa papa ko at sa tatlo kong kapatid. Dahil sa sobrang pagmamahal nila sa akin, kaya nila nagawa yun. Pupuntahan ko ang papa ko ngayon. Sasabihin ko na kapag ginulo ka pa nila uli, maglalayas ako. Pupunta ako sa malayo. Huwag kang mag-alala. Makakakita ka rin ng babaeng karapat-dapat para sa'yo. Maging masaya ka sana. Jinky, sandali lang! Jinky! Mister, itigil mo muna yung taxi mo! Itigil mo muna! Mister! Itigil mo muna, sandali! Mister! Kakausapin ko yan sakay mo! Itigil ba tayo, miss? Itigil mo taxi mo! Sige lang, mag-drive ka lang. Mag-usap muna tayo! Tignan mo nga naman, nagpadala pa nito si Phil Jackson. Napakabuti niya. Ay, tuloy kayo. Ay. Floris? Bakit wala rito yung kay Michael Jordan? Pati yung kay Shaq wala rin dito. O sige, gawin niyo agad. Salamat. 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 Buti nakarating ka. Salamat sa inyo, ha? Mama, sa wakas si Jinky, magpapakasal na siya.
edukado ang mapapangasawa niya. At talagang isa ho siyang mabuting tao. Napakabait na bata ni Preston. Totoo yun. Masasabi ko, tataas na ang tingin sa pamilya natin. Alam ko, Ma, na matutuwa ka sa nangyayari ngayon. Sana narito ka para masaksihan mo ang lahat. Boss, may tawag kayo. Ano ba yun? Ano ka mo, si Cesar? Ladies and gentlemen, pasalubungan natin ang palakpakan ng bride and groom. Minamahal na kapatid, nagkatipon-tipon tayong lahat ngayon sa lugar na ito para saksihan ang masayang pag-iisang hindi ng mga kapatid natin sa pananampalataya na sina Jinky John at Preston Park. Si Jinyo ay nag-iisang anak na babae ni Mr. Jong Jong John at si Mr. at Mrs. Park naman ang magulang ni Preston Park. Nakasal ngayon sa loob ang kapatid kong bangari. Pakiusap, huwag muna ngayon. Ano mo niya? Huwag mong gawin yan!
Di pwede! Hindi ako papayag! Tapos na ba ang kasal niyo, Preston? Oo, tapos na. Tapos na ang kasal. Halika. Tumayo ka na. Tumayo ka na. Ang ibig sabihin, kasal na kayo. Mag-asawa na kayong dalawa. Oo, mag-asawa na kami. Teka. Narinig mo. Sabi nila tapos na yung kasal. Pwede na ako lumabang! Ako si Daniel kayo! Di ba talaga kayo marunong kumalang? Aba? Bakit? Bakit tayo gagawin niyo kami? Hindi namin palalampasin ang ginawa niyo! Ibot ka sa amin! Kumusta ka na? Napadaan lang naman kami para mangumusta at batiin ang bagong kasal. Akala mo palalagpasin ko ang ginawa mo? Ginulo mo ang kasal namin! Huwag ka kayo! I-reserva mo ang lakas para sa honeymoon! Tama ka sa ako ba talaga si Cesar? Mabuti naman at pumunta ka. Ipapakita ko sa iyo na malakas pa rin ako hanggang ngayon kaya humanda ka na. Mga anak! Handa na kayo! Ipakita natin kung gano'n tayo kalakas. Gawin natin ito para sa karangalan ng pamilya! Ang dalawang ito. O sige, ako na mag-aatid sa inyong dalawa, ha? Ikumukul mo. O, pasok, dadaan. Yung binti mo, ipasok mo. Yan, ayos na. Mm-hmm.